Kabanata 2. Ang pinakamayamang tao sa Babylon. Sa sinaunang Babylon ay minsan nanirahan ang isang napakayamang tao na nagngangalang Arkad. Siya ay sikat sa kanyang malaking kayamanan. Siya rin ay sikat sa kanyang mabuting kalooban. Siya ay mapagbigay sa mga kawang gawa. Siya ay mapagbigay sa kanyang pamilya. Siya ay liberal sa kanyang sariling mga gastos. Ngunit gayunpaman, bawat taon, ang kanyang kayamanan ay tumataas ng mas mabilis kaysa sa kanyang ginagastos. At may ilang mga kaibigan noong kabataan namin na lumapit sa kanya at nagsabi, "Ikaw, Arkad, ay higit na maswerte kaysa sa amin. Ikaw ang naging pinakamayamang tao sa buong Babylon, habang kami ay nagpupumilit para magkaroon. Maaari kang magsuot ng pinakamagagandang kasuotan na gusto mo. Tamasahin ang mga pinakamasasarap na pagkain, samantalang kami ay dapat lang na makontento na mabihisan namin ang aming mga pamilya ng damit na presentable, at pakainin sila sa abot ng aming makakaya. Gayunpaman, noon, kaming lahat ay pantay-pantay. Nag-aral kami sa iisang guro. Naglaro kami sa parehong laro. At sa mga pag-aaral man, o mga laro ay hindi mo kami nalamangan. At makalipas ang mga taon, hindi ka pa naging marangal na mamamayan kaysa sa amin. Ni hindi ka nagsumikap, o mas naging tapat, sa aming mga panghuhusga. Kung ganun bakit ang isang pabago-bagong kapalaran, ay magsasama-sama sa iyo, upang tamasahin ang lahat ng magagandang bagay sa buhay, at huwag pansinin kaming mga karapat-dapat din." Pagkatapos, si Arkad ay tumutol sa kanila, at nagsabing, "Kung hindi pa kayo nagkaroon ng higit sa isang sapat na pag-iral sa mga taon, mula ng ating mga kabataan, ito ay dahil nabigo kayong matutunan ang mga batas na namamahala sa pagbuo ng mga kayamanan, o kung hindi, ito ay hindi nyo inobserbahan. Ang pabago-bagong kapalaran ay isang mabagsik na bathala, na hindi nagdulot na permanenteng kabutihan sa sinuman. Sa kabaligtaran, halos nagdudulot siya ng kapahamakan sa bawat tao, na nagpaulan siya ng hindi pagkakaroon ng ginto. Gumawa siya ng mga walang habas sa paggastos na sa lalong madaling panahon, ay nilipol ang lahat ng kanilang natatanggap, at naiwan ng labis na mga gana, at pagnanasang wala silang kakayahang bigyang kasiyahan. Ngunit ang mga iba na kanyang pinaburan, ay nagiging mga kuripot at nag-iimbak ng kanilang mga kayamanan, na natatakot gastusin kung ano ang mayroon sila, hindi nila alam ang kakayahan upang palitan ito. Sila ay lalo pang nababalot ng takot sa mga magnanakaw, at ipahamak ang kanilang mga sarili, sa buhay na kawalan at lihim na paghihirap. Ang iba marahil ay maaaring hindi kumita ng ginto at dagdagan ito, at magpatuloy na maging masaya at makontento na mga mamamayan. Ngunit kakaunti sila, kilala ko sila, ngunit sa sabi-sabi lang. Isipin mo ang mga taong nagmana ng biglaang yaman, at tingnan mo kung hindi totoo ang mga bagay na ito. Inamin ng kanyang mga kaibigan na sa mga lalaking kilala nila na nagmana ng kayamanan ang mga salitang ito ay totoo, at nakiusap sila sa kanya na ipaliwanag sa kanila kung paano siya nagkaroon ng labis na kasaganaan, kaya't nagpatuloy siya. Sa aking kabataan ay tumingin ako sa paligid ko, at nakita ko ang lahat ng mabubuting bagay na naroon ay maghahatid ng kaligayahan at pagkakontento, at napagtanto ko na ang kayamanan ang nagpapataas ng lahat ng ito. Ang kayamanan ay isang kapangyarihan. Sa kayamanan maraming bagay ang posible. Maaaring palamutian ng isang tao ang tahanan ng pinakamayamang kasangkapan. Maaaring maglayag sa malayong dagat. Maaaring magpakabusog ang isa sa mga masasarap na pagkain sa malalayong lupain. Maaaring bumili ng mga palamuti sa manggagawa ng ginto at mga stone polisher. Ang isa ay maaaring magtayo ng mga makapangyarihang templo para sa mga diyos. Maaaring gawin ng isa ang lahat ng mga bagay na ito, at marami pang iba kung saan mayroong kasiyahan para sa mga pandama at kasiyahan para sa kaluluwa. At nang mapagtanto ko ang lahat ng ito, nagpasya ako sa aking sarili na angkinan ko ang aking bahagi sa mabubuting bagay sa buhay. Hindi ako magiging isa sa mga nakatayo sa malayo, naiinggit na nagmamasid sa iba na nasisiyahan. Hindi ako makokontento sa mga damit upang bihisan ang aking sarili ng pinakamurang damit na mukhang kagalang-galang.
Hindi ako masisiyahan sa kalagayan ng isang mahirap na tao. Sa kabaligtaran, gagawin ko ang aking sarili na panauhin sa piging na ito ng mabubuting bagay. Ang pagiging katulad ng alam mo, anak ng isang abang mangangalakal, isa sa isang malaking pamilya na walang pag-asa ng mana, at hindi pinagkalooban, gaya ng tapat mong sinabi, na may nakatataas na kapangyarihan o karunungan, nagpasya ako na makamit ko ang aking ninanais, oras, at pag-aaral ang kailangan. Kung tungkol sa oras, ang lahat ng tao ay may kasaganaan nito. Kayo, bawat isa sa inyo, ay nagsayang ng mga panahon upang pagyamanin ang inyong sarili. Gayunpaman, inaamin ninyo, wala kayong maibibigay, maliban sa pagiging mabuting pamilya, ang maaari ninyong ipagmalaki. Tungkol sa pag-aaral, hindi ba itinuro sa atin ng ating matalinong guro, na ang pagkatuto ay may dalawang uri? Ang isang uri ay ang mga bagay na ating natutunan at nalalaman, at ang isa ay ang pagsasanay na nagturo sa atin kung paano alamin kung ano ang hindi natin alam. Kaya't nagpasya akong alamin kung paano makakaipon ng kayamanan ang isang tao, at kapag nalaman ko, gawin itong aking gawain, at gawin ito ng mabuti habang nasa mainit na sikat ng araw, dahil sapat na ang mga kalungkutan na darating sa atin, kapag tayo ay umalis patungo sa kadiliman ng daigdig ng espiritu. Nakahanap ako ng trabaho bilang isang eskriba sa bulwagan ng mga talaan, at sa mahabang oras kada araw ay nagtatrabaho ako sa mga clay tablet. Tinggulinggo at buwan-buwan nagtatrabaho ako, ngunit ang aking sinasahod ay hindi ko makita. Pagkain at damit at penitensya sa mga Diyos at iba pang mga bagay na hindi ko na maalala pa kung ano, ay napupunta ang lahat ng aking kinikita. Ngunit hindi ako nawala ng determinasyon. At isang araw si Algamish, ang nagpapahiram ng pera, ay dumating sa bahay ng pinuno ng lungsod. At nagutos ng isang kopya ng 9 na batas, at sinabi niya sa akin, kailangan kong magkaroon ito sa loob ng 2 araw, at kung ang gawain ay tapos na sa panahong iyon, 2 tanso ang ibibigay ko sa iyo. Kaya't nagsumikap ako ng husto, ngunit ang batas ay napakahaba, at nang bumalik si Algamish ay hindi natapos ang gawain. Nagalit siya, malamang kung ako ay isang alipin niya, malamang binugbog na niya ako, hindi ako natakot, kaya't sinabi ko sa kanya, Algamish, ikaw ay isang napakayaman na tao. Sabihin mo sa akin kung paano ako magiging mayaman, at buong gabi ay mag-uukit ako sa ibabaw ng putik, at kapag sumikat ang araw ay matatapos ko ito. Umiti siya sa akin at sinabing, isa kang tuso, pero tatawagin natin itong kasunduan. Nang buong gabing iyon, ay nag-ukit ako, kahit masakit ang likod ko, at ang amoy ng mitsa ay nagpasakit ng ulo ko hanggang sa halos hindi na makakita ang mga mata ko. Ngunit nang bumalik siya sa paglubog ng araw, ang mga tablet ay kumpleto na. Ngayon, sabi ko, sabihin mo sa akin kung ano ang ipinangako mo. Natupad mo ang iyong bahagi sa ating kasunduan aking anak, magiliw niyang sinabi sa akin, at handa akong tuparin ang sa akin, sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na ito na nais mong malaman, dahil tumatanda na ako. At kapag ang kabataan ay sumapit sa tamang edad para sa payo, ay natatanggap niya ang karunungan ng mga taon. Ngunit napakadalas na iniisip ng mga kabataan na ang edad ay nakakaalam lamang ng karunungan ng mga araw na lumipas, at sa makatuwid ay hindi kumikita. Ngunit tandaan ito, ang araw na sumisikat ngayon ay ang araw na sumikat ng ipanganak ang iyong ama, at sisikat pa rin kapag ang iyong huling apo ay napunta sa kadiliman. Ang mga kaisipan ng mga kabataan, pagpapatuloy niya, ay mga maliwanag na ilaw na kumikinang tulad ng mga bulalakaw, na kadalasang nagpapaningning sa kalangitan, ngunit ang karunungan ng edad, ay tulad ng mga nakapirming bituin, na nagniningning nang hindi nagbabago na ang mandaragat ay maaaring umasa sa kanila. Markahan mong mabuti ang aking mga salita, dahil kung hindi mo gagawin, ay mabibigo kang maunawaan ang katotohanang sasabihin ko sa iyo, at iisipin mong walang kabuluhan ang iyong ginawa mo sa buong gabi. Pagkatapos ay tinitigan niya ako, mula sa ilalim ng kanyang makapal na mga kilay, at sinabi sa isang mababa at may puwersa na tono, nahanap ko ang daan tungo sa kayamanan, nang ako ay magpasya na ang bahagi ng lahat ng aking kinita ay panatilihin. At ganoon din sa iyo.
Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtingin sa akin, na may isang sulyap na pakiramdam na tumusok sa akin ngunit hindi na nagsalita. Iyan lang ba, tanong ko. Sapat na iyon para baguhin ang puso ng isang pastol ng tupa sa puso ng isang nagpapahiram ng pera, sagot niya. Ngunit ang lahat ng kinikita ko ay akin lamang pinapanatili, hindi ba, kailangan ko? Malayo mula dyan, sagot niya, hindi mo ba binabayaran ang gumagawa ng damit? Hindi mo ba binabayaran ang gumagawa ng sandalyas? Hindi mo ba binabayaran ang mga kinakain mo? Maaari ka bang manirahan sa Babylon nang hindi gumagastos? Ano ang dapat mong gawin para sa iyong mga kinita noong nakaraang buwan? Ano sa nakaraang taon, hangal, magbabayad ka sa lahat maliban sa iyong sarili? Hangal, nagtatrabaho ka para sa iba. Nagiging alipin ka rin at nagtatrabaho para sa ibinibigay sa iyo ng iyong Panginoon na makakain at maisusuot. Kung itatago mo para sa iyong sarili ang 10% ng lahat ng kinikita mo, magkano ang makukuha mo sa loob ng 10 taon? Hindi ko pinabayaan ang aking kaalaman pagdating sa mga numero, at sumagot ako, sa loob ng kinikita ko sa 1 taon. Nagsalita ka ngunit kalahati lang ang katotohanan, ganti niya. Ang bawat piraso ng ginto na iyong iniipon ay isang alipin na dapat magtrabaho para sa iyo. Ang bawat tansong kinikita nito ay ang kanyang anak na maaari ring kumita para sa iyo. Kung gusto mong yumaman, dapat ang iyong mga iniipon ay kumikita, at ang mga anak nito ay dapat kumikita din. Dapat ang lahat ay magtutulong-tulong upang maibigay sa iyo ang kasaganaan na iyong hinahangad. Sa tingin mo ay niloloko lang kita para sa iyong mahabang gabing pagtatrabaho, pagpapatuloy niya. Pero binabayaran kita ng 1,000 beses kung mayroon kang katalinuhan na maunawaan ang katotohanang iniaalok ko sa iyo. Isang bahagi ng lahat ng iyong kinikita ay sa iyo upang panatilihin. Ito ay dapat hindi bababa sa 10% gaano man kaliit ang iyong kinikita. Maaari itong maging higit pa sa iyong makakaya. Bayaran mo muna ang iyong sarili. Huwag bumili mula sa gumagawa ng damit at sandalyas ng higit sa kaya mong bayaran mula sa iba, at mayroon pa ring sapat para sa pagkain at kawanggawa at pag-aalay para sa mga Diyos. Ang kayamanan, tulad ng isang puno, ay tumutubo mula sa isang maliit na buto. Ang unang tanso na iyong itinabi ay ang binhi kung saan tutubo ang iyong puno ng kayamanan. Kung mas maaga mong itatanim ang binhi na iyon, ay mas mabilis na tutubo ang puno. At mas dapat mong inaalagaan at dinidiligan ang punong iyon ng tuloy-tuloy at mapanatili, upang mas maaga kang masiyahan at makontento sa ilalim ng lilim nito. Sa pagkasabi niya nito, kinuha niya ang kanyang mga tableta at umalis. Masyado akong napaisip tungkol sa sinabi niya sa akin at ito ay tila makatwiran. Kaya't napagpasyahan kong subukan ko ito. Sa bawat oras na ako ay binabayaran, ay kukuha ako ng isa sa bawat 10 piraso ng tanso at itinago ito. At mukhang kakaiba nga ito. Tila hindi na ako mas kapos sa mga pondo kaysa dati. Napansin ko ang kaunting pagkakaiba noong ako ay namamahala nang wala pa nito. Ngunit madalas ako ay natutukso, habang ang aking mga ipon ay nagsimulang lumaki, nagastusin ito para sa ilan sa mga magagandang bagay na ipinakita ng mga mangangalakal, na dinala ng mga kamelyo at mga barko mula sa lupain ng mga Phoenician. Ngunit ako'y may katalinuhan na umiwas. 12 buwan pagkaalis ni Algamish, muli siyang bumalik at sinabi sa akin, "Anak, binayaran mo ba ang iyong sarili ng hindi bababa sa 10% bahagi ng iyong lahat na kita, mula noong nakaraang taon?" Tumugon ako ng may pagmamalaki. "Opo, Master, ginawa ko." "Kung ganoon mabuti," siya ay sumagot na nakatitig sa akin, "at ano ang ginawa mo dito?" "Ibinigay ko ito kay Asmer, ang gumagawa ng laryo, na nagsabi sa akin na siya ay naglalakbay sa malayong dagat, at sa Tyre ay bibilhin niya para sa akin ang mga pambihirang alahas ng mga Phoenician. Pagbalik niya ay ipagbibili namin ito sa mataas na presyo at hatiin ang mga kita. Ang bawat hangal ay dapat matuto," tugon niya, "ngunit bakit ka magtitiwala sa kaalaman ng isang gumagawa ng laryo tungkol sa mga alahas?
Pupunta ka ba sa gumagawa ng tinapay para magtanong tungkol sa mga bituin? Hindi, pupunta ka sa astrologer kung mayroon kang kakayahang mag-isip. Naubos na ang iyong ipon, itinaas mo ang iyong puno ng kayamanan sa mga ugat. Ngunit magtanim ng isa pa. Subukan muli. At sa susunod kung gusto mo ng payo tungkol sa mga alahas, pumunta ka sa mga ngalakal ng hiyas. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa tupa, pumunta sa pastulan. Ang payo ay isang bagay na malayang ibinibigay, ngunit panuorin at kunin mo lamang ang nararapat. Siya na kumukuha ng payo tungkol sa kanyang mga ipon mula sa isang taong walang karanasan sa gayong mga bagay, ay magbabayad kasama ng kanyang mga naipon para patunayan ang kamalian ng kanilang mga opinyon. Pagkasabi nito ay umalis na siya, at ito ay tulad ng sinabi niya. Sapagkat ang mga Phoenician ay mga hamak, at ibinibenta kay Asmer ang walang kabuluhang mga piraso ng salamin at tila mga hiyas. Ngunit tulad ng sinabi sa akin ni Algamish, muli kong iniligtas ang bawat ikasampung tanso, sapagkat nakagawian ko na ngayon at ito ay hindi na mahirap. Muli, makalipas ang 12 buwan, dumating si Algamish sa silid ng mga estriba at kinausap ako. Anong progreso ang nagawa mo simula noong muli kitang makita? Nabayaran ko ang aking sarili ng tapat, sagot ko, at ang aking mga ipon ay ipinagkatiwala ko kay Agar na gumagawa ng kalasag, upang bumili ng tanso, at bawat ika-apat na buwan ay binabayaran niya ako ng upa. Mabuti yan. At ano ang gagawin mo sa upa? Ako ay may isang mahusay na piging na may pulot at mainam na alak at mabangong cake. Ako rin ay bumili para sa akin ng isang escarlata na tanika. At balang araw ay bibili ako ng isang batang asno na aking masasakyan. Kung saan tumawa si Algamish, kakainin mo ang mga anak ng iyong mga inipon. Kung gayon paano mo inaasahan na gagana sila para sa iyo? At paano sila magkakaanak na gagana din para sa iyo? Gumawa ka muna ng isang hukbo ng mga gintong alipin, at pagkatapos ay may maraming masaganang salo-salo, naway masiyahan ka ng walang pagsisisi, sabi niya, at muli siyang umalis. Hindi ko na rin siya nakitang muli sa loob ng 2 taon, nang siya'y muling bumalik, at ang kanyang mukha ay puno na ng malalim na mga linya at ang kanyang mga mata ay bagsak na. Sapagkat siya'y tumatanda na at sinabi niya sa akin, Arkad, nakamit mo na ba ang yaman na pinangarap mo? At sumagot ako, hindi pa lahat ng gusto ko, ngunit ang ilan ay mayroon ako at kumikita ito ng higit pa, at mas malaki ang kinikita nito. At kinukuha mo pa rin ba ang payo ng mga gumagawa ng laryo? Tungkol sa paggawa ng laryo ay nagbibigay sila ng magandang payo, sagot ko. Arkad, patuloy niya, natutunan mong mabuti ang iyong mga aralin. Una kang natutong mamuhay ng mas mababa kaysa sa iyong kinikita. Sumunod ay natuto kang humingi ng payo sa mga taong may kakayahan, sa pamamagitan ng kanilang sariling mga karanasan upang ibigay ito. At sa wakas, natutunan mong gumawa ng ginto para sa iyo. Itinuro mo sa iyong sarili kung paano makakuha ng pera, kung paano itago ito at kung paano ito gamitin. Sa makatuwid, ikaw ay may kakayahan para sa isang responsableng posisyon. Tumatanda na ako. Ang aking mga anak na lalaki ay nag-iisip lamang ng paggasta at hindi nag-iisip na kumita. Ang aking mga interes ay mahusay at ako ay natatakot ng labis para sa akin upang alagaan. Kung pupunta ka sa Nipper at aalagaan ang aking mga lupain doon, gagawin kitang kasama at makikibahagi ka sa aking ari-arian. Kaya nagpunta ako sa Nipper at pinangasiwaan ang kanyang mga pag-aari na malaki. At dahil puno ako ng ambisyon at dahil napag-aralan ko ang 3 batas, ng matagumpay na paghawak ng kayamanan, nagawa kong pataasin ng husto ang halaga ng kanyang mga ari-arian. Kaya't ako ay umunlad ng husto, at nang ang espiritu ni Algamish ay umalis patungo sa globo ng kadiliman, ako ay nakibahagi sa kanyang ari-arian gaya ng kanyang isinaayos sa ilalim ng batas. Kaya nagsalita si Arkad, at nang matapos niya ang kanyang kwento, sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, mapalad ka talaga na ginawa kang tagapagmana ni Algamish. Mapalad lamang na nagkaroon ako ng pagnanais na umunlad bago ko siya unang nakilala. Sa loob ng 4 na taon hindi ko ba napatunayan ang aking katiyakan ng layunin,
sa pamamagitan ng pag-iingat ng ikasampung bahagi ng lahat ng aking kinikita. Matatawag mo bang mapalad ang isang mangingisda? Sa loob ng maraming taon ay pinag-aralan ang mga gawi ng mga isda, na sa bawat pagbabago ng hangin, ay naihagis niya ang kanyang mga lambat sa mga ito. Ang pagkakataon ay isang mataas na bathala, na hindi nag-aaksaya ng oras sa mga hindi handa. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na magpatuloy pagkatapos mong mawala ang iyong ipon sa unang taon. Hindi ka karaniwan sa ganoong paraan, sabi ng isa, lakas ng loob, ganti ni Arkad, iyan ay kalokohan, sa palagay mo ba? Ang lakas ng loob ay nagbibigay sa isang tao ng lakas upang buhatin ang isang pasanin na hindi kayang dalhin ng kamelyo, o upang buhatin ang mga karga na hindi kayang maigalaw ng mga baka. Kagustuhan. Kung magtakda ako para sa aking sarili ng isang gawain, kahit na ito ay napakaliit, ito ay tatapusin ko. Paano pa ako magkakaroon ng tiwala sa aking sarili na gawin ang mahahalagang bagay? Dapat ko bang sabihin sa aking sarili na sa loob ng 100 araw, habang ako ay tumatawid sa tulay patungo sa lungsod, kukuha ako ng maliit na bato sa daan at itatapon sa batis? Gagawin ko kung sa 7th araw ay dumaan ako ng hindi naaalala, hindi ko sasabihin sa aking sarili bukas ay itatapon ko. 2 maliliit na bato na gagawin din, sa halip, aking uulitin ang aking mga hakbang at ihahagis ang maliit na bato. Ni sa 20th araw ay sasabihin ko sa aking sarili, Arkad, ito ay walang silbi. Ano ang pakinabang sa iyo na maghagis ng maliit na bato araw-araw? Magtapon ng 1 dakot upang matapos na ito. Hindi ko sasabihin iyon o gagawin ito. Kapag nagtakda ako ng 1 gawain para sa aking sarili, kinukumpleto ko ito. Sa makatuwid, nag-iingat ako na huwag magsimula ng mahirap at hindi praktikal na mga gawain, dahil mahilig ako sa paglilibang. At pagkatapos ay nagsalita ang isa pang kaibigan at nagsabing, kung totoo ang sinasabi mo, at mukhang ang sinasabi mo ay may katwiran, kung gayon dahil napakasimple, kung gagawin ito ng lahat ng tao, hindi magiging sapat ang kayamanan upang kumalat sa buong paligid. Ang kayamanan ay lumalago kung saan ang mga tao ay nagsisikap. Sagot ni Arkad, kung ang 1 mayamang tao ay gagawa ng kanyang 1 bagong palasyo, ang gintong ibinayad niya ay wala na ba? Hindi, ang gumagawa ng ledrilyo ay may bahagi nito, at ang manggagawa ay may bahagi nito at ang pintor ay may bahagi nito. At lahat ng gumagawa sa bahay ay may bahagi nito. Ngunit kapag natapos na ang palasyo, hindi ba't gumagawa ito ng malaking gastos? At ang lupa ba kung saan ito nakatayo ay hindi nagkakahalaga ng higit dahil naroon ito? At ang lupa ba na nasa tabi nito ay hindi higit na gumagawa dahil ito ay gastos lamang? Ang kayamanan ay lumalaki sa mahiwagang paraan. Walang sinuman ang makapaghuhula ng hangganan nito. Hindi ba't ang mga Phoenician ay nagtayo ng mga dakilang lungsod, sa tigang na baybayin gamit ang kayamanan, na nagmumula sa kanilang mga barkong pangkalakal sa mga dagat? Kung gayon, ano ang ipapayo mo sa amin upang kami rin ay yumaman? Tanong ng isa pa niyang kaibigan. Ang mga taon ay lumilipas at hindi na kami mga binata, at wala na kaming mapaglalaanan. Ipinapayo ko na kunin ninyo ang karunungan ni Algamish at sabihin sa inyong sarili, ang 1 bahagi ng lahat ng kinikita ko ay akin ang itatabi. Sabihin ito sa umaga kapag ikaw ay unang bumangon. Sabihin mo sa tanghali. Sabihin mo sa gabi. Sabihin ito sa bawat oras sa bawat araw. Sabihin ito sa iyong sarili hanggang sa ang mga salita ay lumabas na parang mga titik ng apoy sa kalangitan. Pahangain ang iyong sarili sa ideya. Punuin ang iyong sarili ng pag-iisip pagkatapos ay kunin ang anumang bahagi na tila matalino. Hayaan itong hindi bababa sa 10 at ilagay sa pamamagitan nito. Ayusin ang iyong iba pang mga paggasta upang gawin ito kung kinakailangan. Ngunit mag-ipon sa pamamagitan ng bahagi na iyon muna. Sa lalong madaling panahon malalaman mo kung gaano kasarap ang pakiramdam na magkaroon ng 1 kayamanan kung saan ikaw lang ang nagmamayari. Habang lumalaki ito, ito ay magpapasigla sa iyo. 1 bagong kagalakan sa buhay ang magpapakilig sa iyo.
Mas malaking pagsisikap ang darating sa iyo upang kumita ng higit pa. Sapagkat sa iyong nadagdag na kinikita, hindi ba't ang parehong porsyento ay magiging sa iyo rin upang panatilihin? Gawin mo itong alipin. Gawin na magtrabaho para sa iyo ang mga anak nito, at ang mga anak ng mga anak nito. Siguraduhin ang isang kita para sa iyong kinabukasan. Tumingin ka sa mga matatanda, at huwag kalimutan na sa mga darating na araw, ay mabibilang ka rin sa kanila. Kaya't manguhunan sa iyong kayamanan ng may lubos na pag-iingat upang hindi ito mawala, ang mga singil ng pagbabalik ay mapaglinlang. Mga sirena na umaawit, ngunit para akitin ang mga hindi nag-iingat sa mga bato ng pagkawala at pagsisisi. Para sa naturang proteksyon, laging posible na gumawa ng probisyon na may maliliit na pagbabayad sa mga regular na pagitan. Kung kaya't hindi nag-antala ang provident na tao sa pag-asa ng malaking halaga na makukuha para sa gayong matalinong layunin. Kumuha ng payo sa matatalinong tao. Humingi ng payo sa mga tao na ang pang-araw-araw na gawain ay humahawak ng pera. Hayaang iligtas kanila mula sa gayong pagkakamali na ginawa ko sa aking pagtitiwala sa aking pera sa paghatol ni Asmer, ang gumagawa ng Lario. Isang maliit na pagbabalik at isang ligtas ay higit na kanais nais kaysa sa panganib. I-enjoy ang buhay habang andito ka pa. Huwag magpakapagod ng sobra o subukang mag-ipon ng sobra. Kung ang ikasampung bahagi ng lahat ng kinikita mo ay kasing dami ng maaari mong itago, maging kontento na panatilihin ang bahaging ito. Mamuhay kung hindi ayon sa iyong kinikita at huwag hayaan ang iyong sarili na makulat at matakot na gumastos. Maganda ang buhay at ang buhay ay mayaman sa mga bagay na kapaki-pakinabang at mga bagay na dapat ikatuwa. Nagpasalamat sa kanya ang kanyang mga kaibigan at umalis. Ang iba ay tumahimik dahil wala silang imahinasyon at hindi nila naintindihan. May mga sarkastiko dahil iniisip nila na ang isang napakayaman ay dapat makihati sa mga matandang kaibigan na hindi gaanong pinalad. Ngunit ang ilan ay may bagong liwanag sa kanilang mga mata. Napagtanto nila na si Algamish ay bumalik sa bawat pagkakataon sa silid ng mga eskriba, dahil pinapanood niya ang isang tao na ginagawa ang kanyang paraan, palabas sa kadiliman patungo sa liwanag. Nang matagpuan ng taong iyon ang liwanag, isang lugar ang naghihintay sa kanya. Walang sino man ang makapupuno sa lugar na iyon hanggat hindi niya nagawa sa kanyang sarili ang kanyang sariling pangunawa, hanggang sa siya ay handa na para sa pagkakataon, sa huli nito ay ang mga sumunod na taon, ay madalas na muling binibisita si Arkad, na malugod silang tinatanggap. Pinayuhan niya sila at ibinigay sa kanila ang kanyang karunungan, bilang isang taong may malawak na karanasan ay laging natutuwang gawin, mabuti ang interes na may kaligtasan at hindi nawawala, o nasasangkot sa mga pamumuhunan na walang mga dibidendo. Ang pagbabago sa buhay ng mga taong ito, ay dumating sa araw na iyon, nang kanilang matanto ang katotohanan na nagmula kay Algamish hanggang kay Arkad, at mula kay Arkad patungo sa kanila. Ang bahagi ng lahat ng kinita mo ay panatilihing sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.